3, 2, 1, go! Uy, break in ka pa! Tsaka ka na ma-acceleration test! So ito si Johnny Suzuki Bergman, naka 29 kilometers pa lang siya, break-in period. Break-in tayo dito sa, hindi ko alam kung anong lugar to. Basta ginawa siyang bypass road. It's my first scooter. Nangangapa pa sa scooter. Sanay sa manual or semi-manual. So nung una una pag-arangkada yung paa ko mga ganun, no? Kumakambyo gusto ito din, pumipreno. Ngayon, nasanay-sanay na ako kasi nakaka 30 kilometers na. 1 week old. Isang linggo na to. Nilabas to noong Sunday. April 7 ba yun? Or 8? Basta ganun. So, hindi ka pa siya masyadong dadadrive ng ganito. So, ito na nga. Open road, pero syempre, since break-in period, mabagal lang tayo. 40-50. So far, so good. So, bakit Bergman? Bakit Suzuki Bergman version 2? Kung may EX version naman, yung third version, the latest version ng Bergman series. Pumusok na naman yung sunog dun, banda, kita nyo ba? Kita ba sa camera? Okay, so ang unang requirement ay storage. At syempre yung abot kaya lang na sulit naman. So, ang first na inisip ko talaga na kunin ay Bergman EX. Kasi latest version ay EX. Siyempre, pag bibili, yun latest version na. EX is at 92,000-94,000. So, may lagayan, may gulay board malaki, may extended floorboard, and max style, ano? Ganyan yung paa. Napaka, ano nga naman, napaka relaxing. Kung align na yung paa, pwedeng extend yung paa. At hindi, mga siya malaki, hindi na siya ano,
Kasi yung lapad na siya ni NMAX, ganun. So kaya siya nasa unang listahan kasi yung storage, mausok guys, ang bihira. Ang medyo ano lang is usok talaga yung presyo, which is 94,000 is a big money, malaki na yun guys. So research pa more. I stumbled upon TVS N-Torque 125. May gulay board na malaki kasi nalagay ata din ito, kasize din ang gulay board nito. Mas malaki ang gulay board niya sa click. At malaki din yung under seat storage. And the best thing is ang presyo niya ay yung version 1 na lumabas dito sa Pinas ay nasa 71,000-72,000 pesos lang. And mind you, the TVS N-Torque ay packed with features na wala sa ibang 125cc scooter ngayon. Sa click, okay naman. Honda is Honda, malakas, matulin, matipid, pero hindi eh sa storage konti, hindi ako satisfied sa gulay board ni click. Kasi minsan bumibili ako ng ano, LPG tank. Pwede kakasya dun, maski nga yata yung tubig kuleblo na galon, hindi yata kasya dun, ewan ko. So TVS N-Torque, pasok sa lahat ng listahan. Mura, functional, and sulit na rin. TVS is gawang India, matibay naman ang gawang India. Alam niya naman, gumamit ang mga Bombay, harabas yan. So TVS is good. Ang medyo ang medyo nagpaano lang sa akin, nagpaalang ang kumuha ng TVS. Teka, U-turn tayo dito, balik na tayo. Ang nagpaalangan sa akin kumuha ng TVS, let's go. Nag-alangan ako sa TVS kasi baka mahirapan sa spare parts. Though meron naman na daw, sabi ng mga ano, sumali ako sa mga Facebook groups ng TVS N-Torque. Hindi na daw problema yung ano, yung spare parts, na order naman na daw online, ganyan. Pero pag kailangan, tenga yung motor. Kasi ilan lang yung parts center ni TVS sa ngayon ah. Madami ng user si TVS N-Torque ngayon. So most likely hindi na magtatagal, magiging available na yung mga parts niyan sa mga motor shop diyan sa tabi-tabi. May mga iilan na nagbebenta na niyan. Pero for now hindi pa siya ganoon kadami. Another motor I came up searching is the MotorStar Easy Ride 150 Fi. Angas nun, ang angas ng itsura. Kung titignan mo sa harap, lalo pag naka-on yung DRL niya, kala mo robot na masungit, ganun. So sinasabi nila, clone siya ni NMAX. Siguro yung version 1 nun, NMAX na NMAX. Pero itong Easy Ride 150 Fi, parang may sarili na siyang identity eh. Pero ayun, naangasan ako sa ano niya, itsura niya.
parang syempre ano yun eh, oops, tawag dito maxi scoot, so komportable, 150cc, so malakas. I am 84 kilos. OBR ko nasa around 65-60 kilos. So 150cc is more than enough. Plus kung may mga karga pa na sa amin, kami pala, so it's more than, the power is more than enough. So actually yan, tatlo lang naman ang nasa listahan ko. May iba pa pero hindi sulit sa kanilang presyo. PCX 120,000, 130,000, ganun din sa NMAX. Click 160, mahal pero tingin ko lugi. Sa akin lang ah. Depende kasi sa ano eh. Ang pagbili ko kasi ayon sa needs ko eh. Ayon sa needs na may mag-asawa. So hanggang sa yan na, andyan na yung pambili. Nagpumunta ako sa Wheeltech. Sabi ko, kunin ko na yung isa nyo na blue na TVS N-Torq. So ayan na. So kinuha na yung info ko. Na enter na sa master record nila yung info ko. Tapos nasa cashier na ako. Hanggang nire-ready na yung motor, sabi ng mekaniko, ay hindi yan ready for selling. Yun lang, kasi nga daw may problema yung fuel pump. May problema daw ang fuel pump. At old stock na daw yung mga yun. So sabi ko, nga, paano yun? Wala na ibang stock daw. Hanapan na lang daw muna ako sa ibang ano, sa ibang branch. Kasi hindi naman ako contact. So maybe it's a sign na sabi nga ni Mrs., maybe it's a sign na wag tayo mag TVS N-Torq muna. Though I really like the bike. Gusto ko yung features niya. Gusto ko yung malapad na gulay board, malawak na underseat, ay malaking underseat storage. Pero hindi eh, may sign na wag muna yon. And then na medyo na dismay ako, tapos kalapit lang ni Wheeltech si Motorstar. Tapos ayun, tinanong ko magkano ganyan. Nung nakita ko na ng personal, ang angas, ang ganda. Ang kaso mo nito, yung under seat storage niya, malaki naman, pero hindi kasya helmet. Tapos yun lang ang storage niya. Doon may mga bulsa dyan sa harap. Sa under seat lang, kasi NMAX style yun eh. Merong ano dyan, ang gas niya nandyan sa dito, sa gitna. Sabi ko, parang hindi yata. Teka lang, atras muna. Parang hindi ito yung hanap. Hindi maangas ang hanap ko, kundi yung useful, anong term yung, hindi ko mahanap yung tamang term, pero yung gusto ko yung may kargahan, kasi kung may asawa kayong teacher. Sorry naman. Bigla-bigla na lang may bit-bit yung mga hina kung ano-ano. Ang hirap pag walang lagayan at lalot motor ang gamit. Sige, atras. Easy ride is at 75,000 pesos. Kaya lang, since limited yung underseat, umatras ako. Though, napakaangas yan. Solid yung motor din na yan. Dami kong napanood na vlog niyan. Nag-i-enjoy yung mga bumili niyan. Pero sadly, hindi siya pasok sa kinakailangan kong mga storage space sa motor.
And then Bergman. Sabi ko, Bergman na lang. Kaso 94,000 daw sa Suzuki 3S. All in na, pati kasama na yung 3 years registration. Bergman EX yun. And then sabi ko, ano bang pinagkaiba ni EX tsaka ni version 2? Bukod sa gulong. Ang gulong ni version 2, gulong ni Johnny, kaya Johnny to, Johnny Bravo. Bansag nila, Johnny Bravo. Malaki katawan, maliit gulong. So, Johnny. Yes, Johnny. Bukod sa maliit na gulong ni version 2, dumaki ng 2 inches kay version 3, kay EX version, silent start, ISS, idle start stop system, SEP alpha, and the rest, kung titignan mo naman, visually, the same lang. And the difference sa price is 10,000 pesos. Malaki na yun, 10,000 pesos. Makakabili na ako nun ng top box, bracket, at iba pang gear na kailangan sa ride. Kung isasagad sa 94,000, pagkabili ng motor, yun na yun. Wala na akong mabibili. At kailangan ko din ng top box. Hindi sapat tong under seat storage nito, tsaka yung gulay board lang. Kailangan namin ng top box. So hindi naman ako maarte. I don't mind the small wheel na 10 inches. Ito nga, nag-enjoy nga ako ngayon, no? 10 inches, walang problema. So I decided na version 2. Version 2 Bergman. So kinuha ko siya sa Motor Trade General Trias. Shout out sa inyo dyan. Actually, yung si Kimi, yung Kim ko, na motor ko, ay doon ko din kinuha noon. So, repeat customer. So, mabilis lang ang proseso. Cash pala, cash basis. So, ngayon wala pa itong papel. 1 week pa lang, hinihintay ko pa yung papel. Kaya dito muna ako magpaikot-ikot habang nagbe-break in. Naka 42 kilometers na. Kanina, 30. So, ayun. Nakuha ko siya ng... Ay, offers nila... Ang offer nila sa akin pala ay... 80... Magkano ba? Basta umaabot din siya ng 85... No, umabot siya ng 86,300 kasama na dun yung additional 3,000 na 3 years LTO registration. Nagchat sa akin, ang offer sa akin ni Suzuki 3S ay 84,000 something all in na. Kaso nung araw na yun, sarado sila. Eh, gustong-gusto ko ng magkamotor, gusto-gusto ko ng kumuha. So, pumunta ako sa Motor Trade. At tinanong ko kung meron silang price matching. Pinakita ko yung chat. At sabi ko, ito yung offer ni 3S, baka kaya nyong i-match at least yung price or mas mababa para sa inyo ako kumuha. And fortunately, after sila magtawag-tawag sa mga siguro mga boss nila, mga manager, ganyan. Yung SRP sa kanila nito, nagbigay sila ng discount. So, naging ang all-in na lang nila ay 84-something din. So, ayun. Since nagbigay sila ng discount, so, ayun na, go na. Process na, bayad na. So, yun. At naiuwi ko na nga itong si Johnny. J
Johnny Bravo, Johnny Bergman. Ano ba apelyido mo, Brad? Johnny B. At ngayon, ina-enjoy ko maski na break-in period pa lang siya. Yeah. Gray ito, pearl moonstone gray yata yung kulay nito. So ayun, tiis-tiis muna na walang ORCR, dito-dito lang muna, huwag muna tayo mag-highway pang bine-break-in pa. So pag kailangan mag-highway, yung old cam ko ang gagamitin ko para kompleto sa Papeles, para maski may checkpoint wala tayong ano. So that's the story why I have now a version 2 Suzuki Bergman Street 125. Yeah, hindi naman ako kasi ma-racing-racing, banking-banking na yan. No. Alam ko din na may issue ito sa ISC, idling speed control. Isang linggo yata ako nag-YouTube, puro Bergman Street, issue ni Bergman Street, palit gulong, long ride ni Bergman, Philippine loop ni Bergman. So I decided, issue lang naman is the ISC, which is nagagawa naman ng paraan. Manual mo lang or reset mo lang, basta kayang gawan niya ng paraan. And I can see naman na yung mga owners ng Bergman Street sa Facebook, sa YouTube, base sa mga comment nila, ay nag-e-enjoy sa paggamit ng kanilang Bergman. And totoo nga, I'm enjoying Bergman now. Pag lumabas yung ISC issue, no worries yan. Alam na natin kung paano sa dami ng videos, YouTube videos na napanood ko. Alam ko na yan paano gawin. So, yun nga po ang dahilan kung bakit Bergman Street 125 version 2 ang ating kinuhang bagong motorsiklo. Salamat po sa panonood kung nandito pa po kayo. Salamat po kung may nanonood man. Ride safe po, paalam.